Muscular system. Ang mga tao tulad ng mga hayop ay kumikilos din sa tulong ng sistema ng kalamnan o muscular system. Kung walang muscular system, walang pakinabang ang mga buto at mga kasukasuan. Hindi makadadalay ng maayos ang pagkain sa ating tunawan at hindi makadadalay ng maayos ang dugo sa ating mga ugat. Ang muscular system ay binubuo ng mga kalamnan na nakaayos sa isang paraang magiging madali ang pagkilos at paggawa ng maraming bagay. Maaring ikaw ay mamangha kung malalaman mo na ang isang taong nasa hustong gulang ay may 620 kilalang kalamnan. Ang bilang na ito ay kumakatawan lamang sa mga skeletal muscle, ang mga kalamnan na nakakapit sa iyong mga buto. Ang mga kontroladong paggalaw o voluntary movement ng katawan ay naisa sa katuparan ng mga skeletal muscle, ang pinakakaraniwang uri ng kalamnan sa katawan. Ang mga ito ay tinawag na mga skeletal muscle dahil nakakapit ang mga ito sa mga buto ng skeletal system. Ang mga kalamnang ito ay inaatasan din ng utak. Ang ibig sabihin nito, gumagalaw lamang ang mga kalamnang ito kung ating nanaisin. Ilang halimbawa ng mga ito ay ang mga kalamnan sa iyong mga hita at binti kapag ikaw ay tumatakbo at ang mga kalamnan sa ating leeg kapag ikaw ay lumilingon sa magkabilang panig. Ang iba pang organ sa katawan ay binubuo rin ng mga kalamnan. Ang mga ito ay tinatawag na mga smooth muscle sapagkat ang mga ito ay makinis at hindi magaspang tulad ng ibang uri ng kalamnan. Ang mga ito ay makikita sa mga tabiki o wall ng mga visceral or internal organ tulad ng sikmura, mga bituka at bahay bata sa mga babae. Ang isa pang mahalagang kalamnan ay tumutulong sa iyong paghinga. Ito ang diaphragm na makikita sa ibaba ng iyong mga baga. Ang proseso ng paghinga ay kusa o automatic. Nagaganap ito kahit na hindi mo ito isipin. Subalit, may mga pagkakataon na kaya mong kontrolin ang iyong paghinga. Nangangahulugan itong ang diaphragm ay may kontrolado at di kontroladong kakayahang gumalaw.
Ang masipag na muscular organ ay nasa iyong puso. Ito ang naghahatid ng dugo sa iyong buong katawan. Gumaganap ito sa tungkulin kahit na walang pagsusubaybay. Ang mga kalamnan na makikita sa puso ay tinatawag na mga cardiac muscle. Ang mga kalamnan ay nagdudulot ng init sa katawan. Napakaraming enerhiya ang nagagamit upang umikli ang mga kalamnan. Kapag umikli ang mga kalamnan, lumalabas ang init. Ang init ay ginagamit ng katawan upang mapanatili ang normal na temperatura para sa lahat ng mga organ system. Balikan natin. Ang muscular system ay isang sistema ng kontrolado at dekontroladong kalamnan sa ating katawan. Ito'y lubos na nakapagbibigay ng kabutihan sa ating katawan sa pamamagitan ng una, pagtulong upang magkaroon ng pagkilos sa paggalaw. Pangalawa, pagbibigay protection sa mga internal organ. Pangatlo, pagtulong sa paggalaw ng mga internal organ tulad ng puso, mga baga, bituka at bantog upang tumakbo ng maayos ang mga ito. Pangapat, paglikha ng init na kinakailangan ng katawan upang tumakbo ng maayos. Lumilikha ng pagkilos ng kalamnan sa pamamagitan ng pag-ikli o pag-contract. Ang ilan sa pagkilos ng muscular system ay kontrolado tulad ng pagkilos ng mga skeletal muscle na nakakapit sa ating mga buto. Ang iba naman ay dekontrolado tulad ng paggalaw ng mga smooth muscle lalo na ang mga kalamnan sa tabiki o wall ng mga bituka.